Sipag ni Renz Abando, mga idol, tuloy na pinagkatiwalaan ni Coach Chot Reyes. Di nirespeto ang MVP ng South Sudan. Italian coach, natupad na ang pangarap na ma-meet si Sir Manny Pacquiao. Gilas Pilipinas laban sa South Sudan. So matapos mabigong makapasok sa second round ng 2023 World Cup, lahat ng Asian teams heto't pinaglalabanan na lang nila sa classification round ang nag-iisang tiket patungong Paris Olympics sa 2024. Maliban sa Japan, may dalawang Asian team na ang nakasungkit ng panalo, mga idol. Ang China pinataob ang isa sa mga nakalaban ng Gilas sa round 1 ng World Cup na Angola. 83-76 panalo din ang Lebanon kontra Ivory Coast. 94-84 makasungkit din kaya ang Gilas Pilipinas, mga idol, kontra sa South Sudan na meron ding NBA player teammate ni LeBron James sa Los Angeles Lakers na si Wenyen Gabriel. Well, opening quarter, mga idol, tuloy na pinagkatiwalaan ni Coach Chot Reyes si Renz Abando. Starting lineup sila kay kasama sina Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Japit Aguilar at EJ Edu. Di naman pinaya ni Abando si Coach Chot, dalawang sapalagad, mga idol. Di nirespeto ang NBA G League MVP na si Carlick Jones. Bolang bola yan, mga idol. Yun nga lang sala unang dalawang tres ni Renz Abando. Samantalang etong South Sudan, pumutok agad kanilang outside shooting lobo na 10 kalamangan ng visiting team. 12-2 under 7 minutes mark. Naputol na lang ang momentum na yan ng South Sudan sa 4 straight points ni EJ Edu. Buwis buhay si Edu, mga idol, sa pagkuha ng rebound. Buwat sa opensa ang Gilas Pilipinas with already 10 points. Ganda pa ng hanap sa mismatch sa ilalim kay Kai Soto. Tatlo lang gumawa sa Gilas, 5 points naman kay Jordan Clarkson. Di napigilan sa labas ang kalaban, 7-3 pinakawalan nila sa opening quarter. Laban sa dalawa lang ng Gilas, dinoble ng South Sudan ang puntos ng Gilas Pilipinas, 34-17 end of first frame. Second quarter, si Dwight Ramos naman ang gumawa sa Gilas Pilipinas, 7 straight points para kay St. White, mga idol. Baba 12 kanilang inabol, 39-27. 9 points ang nagawa ni Ramos sa quarter na yan. Yun nga lang, muling pumutok ang South Sudan. Back to back 3 pointer, palo na 20 lead ng visiting team, 50-30 under 2 minutes mark. Nakapukol pa naman ng 3 si Jordan Clarkson, last 40 seconds. Pero 18 pa rin abante ng South Sudan end of first half, 51-33. Kabilang banda, matapos ang ilang araw na pagpaparinig sa social media, netong coach ng Italy, isa nga sa mga tagahanga ni Sir Manny Pacquiao, na gusto nga daw niyang ma-meet dito sa Pilipinas ang ating pambansang kamao. And finally, natupad na nga, mga idol, kita ang saya sa mukha ng Italian coach, nakipaglaro pa ng chess kay Sir Manny.